Napagdesisyon ng umuwi ni Eric sa kanilang probinsya. Makalipas ang 7 taong pamamalagi sa Maynila. 7 taon nang nakalipas nang mapagdesisyonan niya na makipagsapalakan dito. Nagtrabaho si Eric habang nag-aaral sa 2 taong kurso niya sa computer. Naging napakahirap ng buhay niya noon, kaya malimit lamang siyang makauwi at makapagpadala ng pera sa kanyang balong ina na nasa probinsya. Ngunit kahit ganun ay natapos niya ang kanyang pag-aaral at nakakita ng mas matinong trabaho. Imbis na umuwi sa kanilang probinsya, ay mas lalong naging malimit o napagsasawalang bahala na lamang ng lalaki ang kanyang ina. Nasa isang kumpanya ng electronics siya nagtatrabaho. Maganda ang kita niya. At isa na rin siya sa mga humarap sa mga kliyenteng Chinoy. Doon niya nakilala si Emily. Maganda ito at medyo may kaya. Kaya medyo maluho din. Bagong sekretary siya ng kanyang boss. Napalapit ito sa kanya dahil siya ang inatasan ng kanyang boss na mag-train dito habang wala siya. Mabilis na nagkagaanan ng loob si Eric at si Emily. Hindi naman pakipot ang dalaga. At naging sila na nga sa sandaling panahon lamang. Ngunit nag-iba iyon nang bumalik ang kanilang boss kasama ang mga Chinoy galing sa China. Naging busy siya sa kakaasikaso sa mga investors at naging malamig si Emily sa kanya. Ngunit isang araw, tinanggal si Eric sa trabaho nang hindi niya nalalaman ng dahilan. At nang sumunod na araw, ay nakipaghiwalay si Emily sa kanya. Inabot ng kamalasan ika nga ang lalaki. At ang masakit pa ay, nang nalaman niya na kaya pala siya tinanggal sa trabaho, ay nagkaroon ng relasyon si Emily at ang kanilang boss. Kaya nakipaghiwalay na rin ang babae sa kanya. Ano nga ba naman ang laban niya doon? Eh, maluho nga si Emily. Kaya niyang ibigay ang lahat kay Emily. Kaya siya ay nasa San Nicolas ngayon. Oh, Eric! Nako! Antagal mong di na umuwi. Nang magkasakit ang nanay mo, hinanap ka namin. Pero hindi ka namin mahagilap. Anang ng matandang lalaki sa kanya. Sinipat-sipat ito ni Eric at nang napagtantong simantado pala ito. Ang kapitbahay nilang kumpare ng kanyang namayapang ama. Ay, opo. Talagang naging busy lang sa trabaho. Tipid kong tugon. Napaismid ang asawa nitong nasa tabi lamang ng matandang lalaki. Kahit noon lamay at burol eh wala ka. Anong klaseng anak ka? Sarkastikong sabi ng ginang. Nabigla ang binata sa itinugon ng matandang babae na kahit noon pa may alam ng lahat na masama ang ugali. Si inay? Wala na? Sa garalgal na boses. Nako, iho, oo. Inintay ka namin pero hindi ka dumating. Kaya nagpatulong na lang kaming ipalibing na lamang ito. Tugon ng matandang lalaki. Hindi nakaimik si Eric at tumalikod. Bagya pa siyang napaubo at kinapa ang kanyang dibdib. Matapos nun ay nagtungo ito sa kanilang barong-barong. Doon ay nakita niya ang kanilang bahay na pinaglumaan na ng panahon. Naisip niyang namuhay ang ina niya nang mag-isa roon sa loob ng 7 taon at nang magkasakit ito ay wala siya sa kanyang tabi. Sa pinaghalong emosyon ay napaupo na lamang si Eric habang sapo ang kanyang dibdib at napaubo ito. Medyo nahirapan siyang huminga at nilagnat.
Siguro'y sa sobrang pagod at stress na iyon sa mga nangyari sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang matulog na lamang. Nagising si Eric dahil mukhang lumalala ang ubo niya. Ilang araw na din ito. Napansin niyo ni Mang Tado nang minsang napadaan siya sa tapat ng bahay nila isang araw. Nako! Batang are! Mukhang lumalala na yung ubo mo ah. Anang ng matandang lalaki na katabi na naman ng asawang chismosa na inirapan si Eric. Okay lang po ako, Mantado. Sapo ang dibdib habang umuubo. Kinagabihan sa may tindahan, habang nagkukumpulan ang mga chismosa, kasama siyempre ang reyna na asawa ni Mang Tado. Balita sa TV. Kumakalat ngayon ng isang virus na galing sa Silangang Asya. Ang virus na ito ay maaaring makuha ng isang tao sa pakikipagsalamuha sa taong apektado. Nababalita rin ang virus na ito ay lubhang nakakamatay. Ang sintomas nito, ubo, lagnat at pananikip ng dibdib. Nang marinig iyon ng asawa ni Mang Tado, ay tila nangati na naman ang kanyang dila at tinura na, "Nako! Huwag kayong maglalapit kay Eric. Yung galing Maynila, mukhang may virus. Abay, kung makaubo eh, halos matanggal na ang baga." Nakangising turan ito. Napahigpit ang hawak ng isang ale sa kanyang anak dahil kani-kanina lang ay kausap nila si Eric at talagang inuubo ito. Dalawang araw ang lumipas. Nagkagulo ang mga tao sa labas ng bahay ni Eric. "Hoy! Lumabas ka dyan! Salot!" sabi ng isang lalaki. "Ikaw ang may dala ng salot dito! Di ka na sana umuwi!" sigaw ng isang ale. "Patayin ang salot! Nang hindi na makapaminsala!" sigaw ng isang pamilyar na boses. Asawa ni Mang Tado, natodo ang sigaw kaya't mas nag-init ang dugo ng mga tao. Nagulantang si Eric. Di niya alam ang gagawin. Nasa labas na ang mga tao. Nagpupumilit ang mga tao na pumasok. May dala-dala itong mga itak at sulo. Gustuhin naman na tumakbo ni Eric ay napapalibutan na ang kanyang bahay. Kinaladkad si Eric ng taong bayan papunta sa gubat. "Maawa na po kayo. Wala akong ginagawang masama," sabi ng lalaki. "Anong wala? Ikaw ang may dala ng virus, kaya nagkakasakit ang mga tao dito," sigaw ng isang ale. "Nagkakamali po kayo." Pagmamakaawa ng lalaki, ngunit nasa po niya ang kanyang muka nang may pumalo sa kanya ng kahoy. Duguan si Eric nang makarating sila sa gubat. Ngunit may buhay pa. "Sunugin na natin siya! Sunugin na natin siya!" sigaw ng taong bayan. "Hindi pwede! Baka kumalat pa ang virus niyan sa hangin. Maghukay kayo at ililibing na natin to." Anang nang may pag-uutos ng may bahay ni Mang Tado. Matapos makapaghukay at ang kaawa-awang si Eric ay halos wala ng buhay, nagsalita si Mang Tado sa unang pagkakataon. "Mga kababayan, kami na lang po ng asawa ko ang maglilibing kay Eric. Mas alam namin ito nang hindi na kumalat ang virus na dala niya." Nagkatinginan ng mga tao, ngunit kalaunan ay pumayag din ang mga ito. Dahil kilala naman ang matanda sa bayang ito. Nang humupa na ang tao, ay may isang ginang na sabik na lumapit sa lalaki. "Mga utu-utu talaga ang mga yun. Simpleng ubo, virus kaagad." "Gusto ko lang naman talaga makatikim ng sariwang tao. Sawa na ako sa hayop."
Nangingislap ang mga matang sabi ng babae. Ikaw talaga. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Pero sige, magpakabusog ka ngayon at nang mailibing na natin yan. Sabi ni Mang Tado. Rinig iyon ni Eric. Pero wala na siya sa disposisyon para makapagsalita at makapalagpa. Ang naramdaman na lang niya ay ang pagwarak ng kanyang tiyan habang kitang-kita niya na sayang-saya ang isang ginang sa pagpapakasasa sa kanyang laman. Bago nalagutan ng hininga, narinig ni Eric na sabi ng matandang lalaki, "Pasensya ka na, iho. Ginutom lang talaga ang asawa ko eh. Di sana kita papatusin dahil kaibigan ko ang nanay mo. Pero naalala ko, kinain din pala niya ang nanay mo ng mailibing ito." Nakangising sabi nito. Nangilid ang luha sa mata ni Eric habang unti-unting nagdidilim ang kanyang kapaligiran.